Hi po, magandang araw sa inyo lahat. Magluluto po ako ng sweet and sour snapper fish. Sa Pilipinas daw ang tawag dito ay lapu-lapu. So ayun. Ito ay yung isda na dapat uulam namin siya kahapon. Or nung Friday pala, gabi namin siya binili. Sabi ko, magtinapay na lang kami at i-reserve tong ulam na to para sa tanghalian ngayong araw ng Linggo. So, ito po ang mga ingredients niya. Ayan, pineapple, onion, celery, ano ba to? Luya. At saka carrots and itong bell pepper na napakamahal po. Kung nakikita nyo, meron akong itinabi dito na buto. Itatanim ko po yan para madali naman siyang tumubo. Para hindi na kami bibili. Actually, meron kami mga tanim na mangga dyan. Avocado. Rambutan. Ayan. Ito ang isasabaw ko sa kanya, ang pineapple juice. Okay? So, mag-start na po tayo ng aking pagluluto. Open na natin ang kalan. Ayusin natin. Ayan. Okay, di ba hindi na ako makita? Kasi ang bida naman dito ay yung aking lulutuin. So, piprito ko muna lahat yung mga ingredients para mas okay. Binuksan ko yung ilaw para mas maliwanag. Okay? Tama tayo na sandok na may butas para hindi sasama yung mantika. Mag-drain ng konti yung mantika. Okay? Actually, mahilig ko talaga akong magluto. Maliliit pa yung mga anak ko. Ah, hindi. Mga high school na sila. High school na sila. Meron akong tatlong karinderia sa pateros. Ang aking paboriting lutuin, paboritong lutuin ay ang kalderetang itik, kalderetang baka. Yan ang mga specialty ko. Lalo na ang tapa, beef tapa, yung tapsilo. Ay nako, pinag-aawayan po yun. Nag-aawayan nila French. Ayun, nilagay ko na po ang luya. Stir fry lang siya ng konti para pangpalasa ba? Para lumasa dun sa, kasi dito ko rin nilalagay yung ano eh, yung sauce. Bali, itong pinagpritusan ko, dito ko na rin ano yung lahat ng gagamitin. Lahat ng yung sabaw, yung pineapple, dito ko na rin siya ilalagay. Ayan. Noong araw, meron akong tatlong karinderya. Yun ang hanggang college yung mga anak ko. Yung kami kumukuha ng paaral nila. Tapos, nagtinda rin ako ng baboy. So, yung mga natitira ko sa aking pagtitinda, yun yung ginagamit ko. Tinitinda ko naman sa karinderya. So, walang nasasayang. Walang nasasayang na anong baboy sa na, kasi lahat ng tira ko ayun.
Pinuluto ko naman siya para mabenta pa rin. Itong pagluluto ko kasi, nakuha ko lang itong namana ko sa nanay ko. Nagkakarinderya din kasi nanay ko na. Yun din yung pinagpalakong mo sa aming magkakapatid. 10 kami magkakapatid. Na kailangan niyang buhayin. Tulong-tulong din naman. Kaya nga maaga pa nga ay natuto na akong magharap buhay. So, ang bang ng celery. So, stir fry lang siya sa carrots. Panguin na natin. Ayan. Pagkatapos ay si onion. Hinaan natin ang apoy. Masyadong malakas. Mag-add pa ako ng konti. Itong gamit namin mantika para healthy. Alam nyo naman. Pag may edad ka na, kailangan mo nang mag-ingat sa mga ingredients ng iyong kinakain. Kahit na mahal siya, mahal din ang gamot, kaya kumain ka na ng mahal na healthy kaysa uminom ka ng gamot, diba? Celery naman. Ayan. Sana pagtiyagaan niyo yung haba ng video. Natutunan ko kasi itong fish fillet na to. Minsan kumain kami ng mga kaibigan ko sa isang Chinese restaurant. Sabi ko parang kaya kong gawin itong sweet and sour na to. Pag kasi gusto mong magluto or mahilig kang magluto, kayang-kaya mong gayahin yung mga ano na yan. Although, nagre-research din naman ako sa YouTube. Marami tayo matututunan dyan sa YouTube. Ang daming nagsishare ng mga luto nila. Ayun, ikaw na lang yung tatantya. Ikaw na lang mag-a-adjust ng lasa or kung meron kang pwedeng idagdag or ibahin mo yung style. Kumuha ka lang ng konting idea sa kanila tapos gagawa ka ng sarili mo. Ayun. Diba? Huwag mo namang 100% gayahin yung luto na nakita mo. Kasi minsan, iba-iba tayo ng panlasa eh. Iba-iba tayo ng ano sa pagkain eh. Kaya, nasa sa'yo yun. Aralin mo na lang mabuti. Kasi ito, itatap ko na lang to sa ibabaw eh. Ibabaw ng gagawin kong sweet and sour. Kaya dapat luto na siya. Nung araw kasi, ang ginagawa ko pang nagsisweet and sour ako, para escabeche style ba? Ang ginagamit ko suka. Hindi ko mahuli-huli yung asin at kanis ng suka. So, yun nga, nung kumain kami sa isang restaurant, sabi ko, ay, hindi suka ang ginamit dito. Alam ko na kung ano ang ginamit. So, ayun. Nag-try ako minsan. Ayan. Siya na lagi ang ginagamit to. Yung pineapple juice. Nagustuhan din yun ang manugang ko. Sa aking manugang na
Coronel. Coronel. Nung araw, pag ako nagluluto sa karinderya namin, ay naku, saya-saya ng mga jeepney driver. Sasarapan sila sa luto ko. Tapos, syempre, hindi mo naman kaya mag-isa lahat yung lutuin. Yung trabaho, pero yung pagluluto ako talaga. Ayan. Konti pa uling mantika para sa pineapple. Yung juice. Ito yung pineapple juice na gagamitin ko. Yung sauce ng tidbits, actually hindi sa tidbits, walang mabili dito. So, ang binili ko is yung bowl. Yung buo, binimba ko na lang siya. Yun. So, dadamihan ko yung sauce para pagka, kasi pagka lenten season, mahal na araw ba? Hindi ako kumakain ng meat. 40 days yan. Talagang puro isda or gulay. Yan. Yan. Hipon. Yan mga ganyan. Tofu. Yan. Parang traditional ko na yan. Panata. Okay. Ito na po yung ano. Pineapple juice. Ilagay ko na. So, ayan. Pakukuluin lang natin yan. Lalagyan ko ng brown sugar. Brown sugar. So, yung mga talagang chef. May takal-takal, ano? Ako hindi. Tansya-tansya na lang. Tansya-tansya na lang. Lasahin mo. Kung okay na. Yung dila natin ang tatansya. Okay. And then, lagyan natin ng salt. Medyo tansyahin nyo rin kasi yung isda yun eh, may asin. So, syempre mag-a-adjust ka ng konti dito sa sauce na gagawin mo. Kung medyo maalat yung pagkaka, kasi hindi naman ako nagtimpla ng isda na yun eh. So, hindi ko alam kung gaano ang asin na nilagay nila doon. Ano. Tapos, ang pangkulay ko sa kanya ay ayan. So, ito maglalagay na ako ng pangpalapot. Isang taka lang muna kasi kukunti lang naman yung aking ginawang sauce. Dinisolve ko siya. I think kasya na to. Hindi ko na siya dadagdagan. Mahirap din naman kasi masyadong lumapot at baka maging paste. Ayan. Dahan-dahan, nahina lang apoy para matansya natin yung lapot niya at huwag nyo rin ilagay lahat muna. Okay. Nagtitipid ako sa hugasin, kaya dito ako nagtimpla ng ano. So, isang kutsarita yung ginawa kong cornstarch.
Yung juice sa mangkok. Ganyan kadami. Ang ginawa ko. Siguro mga 2 cups. Mahigit. Nilagay ko na lahat yung ano. Yung tinunaw na cornstarch. Ayan. Okay na siya. Tama-tama lang yung lakot niya. Lutuin muna natin ng bahagya. Tama lang yung sauce niya. Hindi siya malabnaw na malabnaw. Kasi pag lumamig to, lalapot pa siya. Kaya dapat huwag masyadong palaputin. Mangyayari kasi dyan, pag yan ay lumamig, para ka lang may pandikit. Hindi naman tayo gagawa ng boka-boka. Ayun. So, ang susunod na natin ilalagay ay ang aking leftover na lapu-lapu. Ligo na siya. Tops. Baka malaglag. Ayan. Biglang lumulusok sa kawali. Okay. Ayan. Alas ka muna dyan at nagtatanggol na yung aking camera. Ayan na siya. Ganda na kulay niya. Ayan natin nga nakuluan. Nakuluan siya para tumiim yung sauce niya sa isda. Kasi galing to ng rep, syempre dry na yung loob niya. So kailangan siyang kuluan para masipsip niya yung lasa. Ginawa natin na sauce. Yan. So, ilalagay ko na yung ano niya. Yung mga stir fry ko na gulay. Lagay na natin siya sa ibabaw. Siya na rin yung magiging design. Ang ganda na itsura. Ayan. So, diba? Ayan. Kita niya? Ganda, no? Mga ilang minuto lang yan napapakuluan. Kita niyo? Para siyang pang restaurant. Diba? So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po mag-subscribe naman po kayo sa akin channel. Maraming salamat. See you soon. Gagawa uli ako ng video ng mga niluluto kong ano, recipe. Bye!